Matapos nga ng big win ng Phoenix Suns against the Golden State Warriors ngayong araw na ito, mga idol, right after the game ay nag-ensayo na muli sila. Nag-workout nga sila, mga idol, as a team. Panoorin natin to. At sa ating next balita naman, mga idol, ay patungkol nga dito kay Jason Tatum at sa kanyang sinabi kay Joel Embiid. Pinayuhan niya nga ito, mga idol. Sinabi niya, "You better win the MVP this year because next year it's mine." Yan nga, mga idol, ang pahayag ni Jason Tatum na may halong ang pagyayabang na rin. At sigurong nakukuha niya din ang kanyang confidence sa kanyang mga naging performance neto lately. Napakaganda nga, mga idol, ng kanyang tinatala. Napakagaganda nga ng kanyang numero, tapos nananalo pa ang kanyang team. Ngayong season nga, mga idol, si Jason Tatum ay nagtatala din ng MVP numbers: 27.1 points per game, 8.1 rebounds, 4.3 assists, 45% field goal percentage, 35% sa 3-point line at 86% sa kanyang free throw. Career high averages niya ang kanyang tinatala, mga idol, na 27.1, at ngayon ay nabibigyan nga rin siya ng MVP consideration. Pero malabo na yan, mga idol, ngayong season ay si Embiid at si Jokic ang talagang nagbabakbaka dyan. Kaya nga't sinabi na lang neto ni Jason Tatum, next year daw sa kanya na ang MVP. Next balita naman tayo, mga idol, ay hindi magandang balita para nga dito kay Julius Randle at sa organisasyon ng New York Knicks. Nabu kasi, mga idol, si Randle matapos nga ng kanyang introduction sa bahay pa yan ng New York Knicks. Mismong mga fans na nga, mga idol, ng New York ang nagbubu sa kanilang star player. At syempre, hindi yan maganda at hindi rin magugustuhan neto ni Randle. Patuloy nga na lumalabo, mga idol, ang relasyon netong mga fans ng New York at pati na rin ang kanilang all-star player na si Julius Randle. Pero anyways, mga idol, punta na nga tayo sa ating next at panghuling balita tungkol ito kay LeBron James. Dahil grabe na naman ito, mga idol, another day, another record set by LeBron. Sa buwan nga ng March ay nag-average siya ng kanyang career high 34.3 points per game. Sa buong karera niya, mga idol, sa isang buwan, yan ang pinakamataas na puntos sa kanyang itinatala. At yan din, mga idol, ang most points per game in a month para nga sa isang Los Angeles Lakers player since noong taong 2007, kung saan ito'y ginawa ni Kobe Bryant. Patuloy nga, mga idol, nire-rewrite neto ni LeBron James ang mga record books ng kanyang career pati na rin ang record books ng Lakers. Patuloy nga siya, mga idol, nag-i-impress ngayong season na ito pagdating sa kanyang scoring. Kaya namang nasabi na rin ni Coach Frank Vogel, mga idol, sa kanyang mga nakaraang interview, dapat si LeBron ay meron ba lang MVP consideration mula sa mga nagboboto dahil sa kanyang ginagawang performance ngayong season. Pero anyways, mga idol, kayo ba? Sa tingin niyo ba karapat dapat si LeBron James na bigyang consideration man lang sa MVP race? Komento niyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!